Mapapansin sa CCTV na mula sa loob ng sasakyan, bumaba ang biktimang si Jules Quevedo nang may lumapit sa kanyang lalaki at may isenya sa gawing likuran ng kanyang pickup. Pagkababa ng sasakyan, lumayo na rin ang lalaki pero habang sinisipat ni Quevedo ang likuran ng kanyang pickup, siya namang paglapit sa passenger side ng isa pang lalaki. Binuksan ng lalaki ang pinto at tila may kinuha. Pagbalik ni Quevedo sa loob ng sasakyan, wala na raw ang kanyang bag. When I was checking in likod ng sasakyan, may nakita kong set of keys, may susi doon na iniwan yung mama. Hindi ko maintindihan kung ano yung parisan yung susi. Of course, hindi ko na alam yung nangyayari dun sa other side nung sasakyan. Lahat ng mga valuables ko, including my wallet, cash, and other personal items, tinangay na nila. Pero duda ni Quevedo, maaaring may kasabwat na iba pa ang dalawang lalaki. May hinala siya na nagsilbing lookout ang babaeng ito na nakapayong pati na ang isa pang babae na may bit-bit na puting bag sa balikat. Sa isa pang CCTV footage, mapapansin na tila inantabayanan ng babae ang pagbukas ng pinto ng lalaki at na makakuha ng gamit ang lalaki mula sa loob ng sakyan. Mabilis na itong ipinasa sa babaeng may bit-bit na bag. Nang maisa katuparan ng krimen, pasimple namang lumayo ang mga suspect. Sa tansya ni Quevedo, hindi bababa sa apat ang mga magkakasabwat sa pananalisi sa kanya. Nang mapagtanto na napagnakawan siya, humingi na ng saklolo sa mga otoridad si Quevedo. After noon, may tumawag sa akin na isang establishment in Sucat Road informing me that a certain customer left a bag organizer. Nandun po yung mga IDs ko, pati mga ATM and credit card. So, pinuntahan ko po yun. Tinatayang aabot sa 80,000 piso ang halaga ng mga nakuhang gamit at pera mula kay Quevedo. May paalala siya sa publiko. Ang paalala ko lang sa mga tao, especially ngayon na magpapasko, di ba? So, talagang dobling ingat. Mas maging alerto po tayo. Iniimbestigahan na ng pulisya kung sino-sino ang mga magkakasabwat sa insidente. Cecil Villarosa, GMA News.